best lawyer in the country, most sought litigation lawyer, hardcore in practice. Pero syempre, nung naging celebrity lawyer siya, may mga adjectives na nadagdag to describe Attorney Maggie. Fashionable, stylish, smart dresser, glam, lawyer with a style. Pero i-booking natin si Attorney. Alam niyo bang may lipstick wala yan dati? Bakit? Eh kasi aktivista siya nung college. Kaya sa halip na lipstick, placards ang dala niya. But as a celebrity lawyer, she has to always look good on and off cam. Kaya kinailangan niya ang tulong ng isang sikat na celebrity makeup artist, Glenn Guarin! Si Glenn Guarin lang naman ang mainstay makeup artist ng It's Showtime, Minute to Win It, at ASAP. Ngayong araw na ito, Attorney Maggie will make time for a one-on-one makeup tutorial with Glenn Guarin. Glenn, walang makeup yan si Attorney. So shop muna kayo ng makeup, ha? Hi, good morning. Hi, good morning. Si Attorney. I found her clothing. Thank you. One eternity later. The whole begin. 2,000 years later. School, sa dami nang nagastos ni Attorney, baka magbaon na naman yun ng itlog na maalat sa office. Habang nagsha-shop muna sila Attorney, alamin natin kung paano nga ba natin malalaman na safe ang mga cosmetics na gagamitin natin. Okay, so ang FDA, lagi pinapaalalahanan ng ating ahensya, yung ating publiko, yung ating general public na laging i-check sa website ni FDA kung yung cosmetic product na gusto nilang bilhin ay may kaukulang authorization or cosmetic product notification. Maaari nilang gamitin yung website na www.fda.gov.ph para i-check nila kung yung gusto nilang bilhin cosmetic product ay may cosmetic product notification. Ano naman ang mga requirements sa registration ng cosmetics sa FDA? Merong administrative order, CFDA, kung saan ito yung guidelines of unified licensing requirements and procedure kung paano makakasecure ng LTO. Ito yung administrative number 2016-003. So, meron tayong issue ones like FDA Memorandum Circular 2015-010 para sa ating cosmetic product notification. Ito yung guide kung paano sila makakakuha ng user account para sa cosmetic product notification, and para naman makakuha ng user account para sa ating license to operate, meron tayong FDA Circular 2016-004. Meron kaukulang amount or prescribed fee para sa specific activity. Halimbawa, kung ikaw ay mag-LTO or mag-lisensya para sa manufacturer, para sa trader, or para sa distributor. So, dami namang pinamili. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Dahil hindi naman talaga mahilig si Attorney sa shopping, ayan, napagod na siya.
at ginawa niya kung ano yung favorite niyang gawin. Ang kumain! Grabe, nakakapagod din pala mag-shopping, ha? Oh, attorney, pero di ba ang saya? Sarap sa feelings. Kasi alam mo, first time ko lang naman kasi din talagang nag-shopping ng puro cosmetics lang at pagkadami-dami. Yes. Pero kaya na muna tayo. Okay, kasi nandito na yung food. Okay, let's eat. Diba ngayon, sa celebrity makeup artist ka na, yan ba talaga yung ginusto mo nung bata ka? Actually, attorney, hindi talaga. Hindi sumagi sa isip ko na maging makeup artist. Until now, hindi pa rin nagsisikin sa akin na, oh, makeup artist ka na pala. Hindi pa din. Kasi before, when I was a kid, ang pangarap ko talaga is maging newscaster. Newscaster? Yes. Newscaster? Yes. Newscaster. So now, I'm a full-time makeup artist. So siguro passion kasi talaga yan. Alam mo yun, pag tinawag ka na... Pero Glenn, yung nung ano, nung... Kasi syempre sabi mo, nung bata ka gusto mo newscaster or news anchor. Pero anong kinuha mong course ng college? So yun nga, di ba, attorney? Ang kinuha ko is ang layo pa din. So food. HRM ang kinuha ko kasi yun ang gusto ng parents ko. So yun ang sinunod ko. Yun ang gusto mo? Yes, kasi yun ang uso. Yun. So, pero meron bang sa family mo na may-ari ng restaurant? Actually, wala. Kasi tinapos ko yung course na yun, then after that, hindi naman din related yung naging work ko doon. Kasi ang naging work ko is more on nasa sales. Then yung unang work ko, nasa cosmetics ako na-assign. Nasa sales ako doon, pero cosmetics. So yun. So yan, first encounter mo sa mga cosmetics? Yes, oh. Tapos doon ako nagkaroon ng interest. Kaya siguro ako naging makeup artist ngayon. Nag-resign ako sa work, tapos nilakasan ko yung loob ko na mag-freelance as makeup artist kasi iba pa rin yung may salary. Oo. Then dun sa wala. So you have to pay your unit or your tag nito, yung rent, yung bills. So kailangan ma-provide mo yon. Pero syempre, hindi agad artista yung mga clients yes, mo. Yes, of course. Pero sobrang aggressive kasi ako that time eh. Kung sino yung makakasama ko sa events, kunyari may nakasama ko sa event na makeup artist, ma-PR talaga ako. Ngayon, kakausapin ko sila. Then that's the time na nagkaroon ako ng mga connections. Sinasama ako sa mga shoots, sinasama ako sa mga events. Talaga, I never stop. So, since day one ko sa school, talagang tuloy-tuloy, hindi talaga ako, alam mo yun, hindi talaga ako nag-stop na, ay, pahinga muna. Kung saan merong racket, kung saan may taping, direct, talagang tuloy-tuloy ako. So, yun. I'll make sure talaga na bawat gawa ko, minsan kahit walang bayad, minsan XD lang, I'll make sure na I'll do my 100% para yung recommendation talaga umiikot. Ang dami kong as in dati kahit Grab, kasi ngayon talaga yung Grab, alam mo, sobrang mahal. Ayun, tinis ko yun parang 6 months, wala muna akong kinikita. Pero day by day, siguro mga year, dun ko na nakikita na yung mga clients ko, na mga ini-XD ko noon, sila na yung nagbibigay sa akin ng clients. Tandaan ko, attorney, tinanong ako ng mentor ko dati, sabi niya, bakit mo pinili maging makeup artist? Ang sinagot ko talaga sa mentor, because I want to become a celebrity makeup artist. Sinabi ko talaga, day one ko sa school. So siguro, pinakinggan ni Lord yung, ano, yung dasal mo. Parang favorite. Sino yung mga favorite? Pwede ko bang? Oh, mention mo. Yun. For me, like Donita Rose. Donita Rose. Sobrang bright in person. Alam mo, nodal moment sa stylist, sa buhok, walang arte. Kaya siguro naging Donita Rose siya talaga. Yung most of the celebrities na male, hindi sila haharap na wala talagang makeup. Hindi pwedeng kung ano lang yung skin mo yun na yun. So dapat may foundation yan na manipis, may concealer, tapos powder. Oo. Aljur Abrenica. Oh, yung gwapo niya si Papa Aljur, si diba? Los Bastardos, si Marco Gumabaw. Ah, kasi nag-ano ka rin? Kasi nga dahil sa ABS-CBN sa ABS. So, la yung mga shows na yun, dinadaanan ko. So, kaya naging grabe, clients ko sila. Grabe, halos lahat yata ng mga artists o talents ng ABS-CBN. Na, ano na, parang dumaan na sa kamay ng isang Glenn Guarin. That's why I'm blessed. Siguro kasi talaga, if you put your 100% work hard, then yung passion, and be nice to everybody, yun. Nag-start talaga doon. So, yun. O sige, kain ka, Glenn. Mukhang sinichika yata kita na masyadong ano. Masarap na yung chikahan natin, attorney. Oo, kaya lang, marang ginugutom naman kita. Pero Glenn, kamusta na ang love life mo? Naku, attorney, yung love life ko, parang coke. Alam mo yung coke? Bakit? Ba't naging coke? Zero.
magsamay tayo pa sa ulit. Talaga? Yes, so hindi matamis, hindi matamis ang buhay mo ngayon. Yes. The next. So, nandito na po ulit tayo. Matapos namin mag-shopping. So, tuturuan na po tayo ng basic makeup o yung daily look ng isang katulad kong working na lawyer at yung mga hindi naman din lawyer. So, maswerte tayo dahil ang magtuturo sa atin ngayon ng basic makeup. No other than ang celebrity makeup artist na si Glenn Guarin. Hello, Glenn! At syempre, maswerte tayo dahil meron tayong dumalaw mo sa atin na celebrity hairstylist, si Fidel Carino. Makita naman, Fidel. Yan. So, Glenn, start tayo ng ating makeup tutorial. Okay, yes, attorney. This is like basic daily look sa katulad mong nagtatrabaho or kung sino man yung nito out there na gustong matuto yung basic na makeup. Kasi kailangan natin yan sa work. Kailangan natin daily na at least we have to feel good, we have to look good. Kahit attorney, kailangan din yan, di ba? Pag nag-hearing or sa mga clients natin. Yes. Okay? So, we start at skincare, attorney. Okay. Yung bago talaga tayo maglagay ng foundation or any eyeshadow, anything dapat mag-startize sa skincare. Okay. So, ano ba yung mga ginagamit pang skincare? Usually, kailangan maglagay tayo ng facial mist. Maganda kasi ito para bago tayo maglagay ng anything makeup na mo-moisture yung skin natin. Okay, so, yan? Pagkaligo ko, yan ay lahat. Ito na agad. Oo, yung gagamitin natin. Okay. Pikit ako. Okay. Yan. Misik-misik lang. Pwede ba tubig lang yan? Sa mga hindi maka-afford ng mga ganyang mist. Pwede bang maglagay lang ng tubig? Kasi meron namang mga mura na nabibili. Hindi kailangan dapat ang makeup is sobrang pop or sobrang mahal. Meron naman mga sa drugstore na makeup na pwede natin gamitin na pwede naman kasi maging maganda tayo. Oh. With that kind of brand. Ayan. So, eto, gamitan natin itong roller para mas ma-absorb lalo. Ang dami nila na gumagana yan, di ba, sa Facebook? Sa Facebook, yes. Yung mga celebrity, sila Kim Chu, si Hard. Nakapaano ba yan? Bakit? Actually, pwede siyang gamitin talaga every night pag naglalagay tayo ng mga cream sa bahay. So ako naman inad ko lang siya doon sa pag-skincare ko para lalo ma-absorb nung in-spray natin. Siya, no? Yes, nilalagay siya sa rep actually. Ah, sa rep? Para pag gagamitin mo na sa morning, is talagang palagay siya. Tsaka sabi ni Nadel, di ba, pagka nagdalino nga, yung parang pag-yelo, nakaka-close ng pores, nakaka-tight siya ng skin. Same dito sa roller. Since cold din siya. Yes. Ayun. So, next is, actually, since sa skin type mo, attorney, na medyo oily, oily ako. Yes. So, kasi lagi ko tinatanong yung client kung oily skin or dry skin or normal skin. So, with your skin type, pag ganun kasi, hindi na ako naglalagay ng moisturizer, pero dapat maglalagay tayo. So, ako ngayon, hindi na maglalagay kasi pag naglagay pa tayo, parang mas additional yun na magiging oil. Yes, ang face natin. So, what I do today is direct na tayo sa primer. So, important. Pag oily skin, wala ng moisturizer. Pagka dry. So, yes, pag dry, dapat maglagay tayo. That's the tips. Ayun. So, ngayon I'm using MAC primer. Ito yung pinaka-favorite ko. Binili natin. Yes, binili natin sa nag-shop tayo. Oh. Okay. So, primer. Yes. Ang ginagawa ng primer attorney is ito yung nagpapalast ng makeup natin. So, para at least kahit oily na. Yes, mas kumakapit actually. So, example, meron tayong shoot sa labas. Yung ilaw, syempre, di ba, mainit. So, ito kasi talaga, pampakapit ng mga gagamitin natin. May dami ng ginagamit na yan. Yes. So, ayan, look na. Next, attorney, I'm using, tawag nito, eye cream. So, ginagawa ko talaga ito. Usually, katulad mo, kagabi may event ka with the celebrity. Lagi akong puyat. Oo, kasama mo ata si Migo last night. Si Migo, so, sabi mo, you don't have sleep enough yesterday. So,
What I have to do is gagamit tayo ng eye cream na under eye para ang ginagawa nito pang stretch siya. Ito so, parang serum. Kung meron tayong serum sa facial, yung ginagawa collagen yung serum, ito they have also. Ang ginagawa nito is para mas mag-tight yung... So, makawala yung mga eye bulbs. Yes, nakakatulong. Eyes up ako sa ako. Nakakatulong. Okay, look up. Look up. So, yung mga mahilig mag-tweet dyan, meron pala na mga remedy, no? Yes. So, it helps, actually. So, habang binababad natin siya, next is gagamit naman ako ng eye primer. So, ito naman ang ginagawa so, naman ito. So, sa face lang. Yes. Okay. Ito naman yung sa eye natin is para naman mag-last yung eyeshadow na nilalagay natin. Na para kahit umiyak-iyak ka the whole night. Sorry. Ano man ako umiyak? Ayan. Or kahit anong ganap mo the whole umiyak night. Umiyak sa tuwa. O, sa tuwa. Ibig sabihin, mag-last talaga siya. So, kaya nag-last yung kaya pala Glenn, yung mga minimakeup ng mga artista, no? Kahit may mga shooting niya na drama. The whole day. Oo, yung makeup nila, hindi nagkakalat. Yes, hindi nagkakalat. Pack na pack, sabi nga. And then close. Okay. So next is foundation na tayo. Foundation. Okay. Sa foundation naman, attorney, dapat lagi mong titingnan ang type ng skin natin. So, it depends on the skin type kung ano ilalagay natin foundation. Pero usually, kung ano naman yung hiyang sa'yo na brand, okay lang din. So, yun. Sa foundation, dapat kung pag kunyari sa MAC, ginamit natin for you, yung skin type mo is nasa NC35 or NC37. Ayun. Ano yung mga numbers na yan? Yan. So, para at least alam number mo... Number ba ng loto? Kasi pag kunyari, sobrang puti ng client. So, meron talaga siyang skin type for that. Like NC20, NC15, yun yung pang Korean skin. Ah, ito. Paglaki ba ng number, the darker? Ah, yes, the darker. Naku, 35, so, 36 ba? Ah, yes, 35. Actually, pinakamaitim na shade is 45. Ah, okay. Yan, yun so, yung makalit. Medyo mid pa. Yes, mid ka lang. Yung color mid. Okay, next attorney after natin ng foundation, this is the final look with the foundation. So, iba talaga ang lapad once na nag-skincare tayo. So, pag may primer. Yes, pag may primer, iba talaga siya. So, next is I'm gonna use this concealer. Importante kasi na nagko-conceal tayo eye area. Gusto ko kasi na mamaya or after ng finished product, talaga naman maganda tingnan yung eyes mo dahil parang nawala yung eye bags bukod dun sa eyeshadow natin. So, magko-conceal tayo. So, marami tayong ko-conceal dito. So, look up. Buti Glenn, may time ka pa na maganyan. Kasi po si Glenn ngayon, ano na, manager na po yan. Manager po siya ng DermaCare. Kaya punta po kayo sa DermaCare. Sa mga branches. Oo, sa mga branches. Saka so, usually go to the Bikutan branch yes. Because it's nearer to my house. Hindi na po, manager. Every day. Sana yun. And soon, Sukat branch, DermaCare, mag-open na rin. Mag-open na rin. Okay, ma, di ba? Okay, so next is maglalagay na tayo. After attorney maglagay tayo, mag-conceal, ang gagawin natin is magbe-bake tayo naman. So, magbe-bake? Yes. Eh, bakit may cake po ba baking is important now kasi ang ginagawa niya, kasi pag nilagay na natin siya ng parang loose powder, nilagay natin siya ng loose powder, ang gagawin niya is para habang nag-makeup tayo or nag-eyeshadow tayo, nabe-bake na yun to. Yun talaga ang term blend. Yes, it's baked talaga.
Okay, start tayo, attorney, sa eyeshadow. So, pag nag-eyeshadow tayo, yung mga tips is dapat at least re-blending ng colors. So, at least pwede na natin paglaruan yun. Depende rin sa damit. So, okay. Kung like basic lang naman or daily look lang naman, pwede tayo mag-blend ng pinaka-light colors. Ito yun, yung pinaka-base natin. Then next is, hanap tayo ng isang lightened color pa, yung medyo brown na. Then pwede tayo mag-mix kung pwedeng dark na itong dark color. So, para makapag-blend tayo ng tatlo. Pwede rin itong, tawag nito, yung gold ba yan? Gold, yes. Pwede rin yung brown. So, it's up to you. At least three colors. So, basta tatlo naman pa. Tatlo. So, una natin gagawin is yung pinaka-light. Yung light. Light. Okay. So, close. Ito naman, pag nilagay mo na siya sa eye areas, hindi na sa the whole eyes ng lid natin. So, basically, nilalagay ko siya dito para naggagawa, gagawa tayo ng V-line para magkaroon ng crease yung mata. So, last natin, attorney, is itong pinaka-gold one na eyeshadow. Kasi, for your skin tone kasi gusto ko yung parang like mga ganyang color, yung morena color. So, I always look for yung malapit na eyeshadow. Okay. So, parang fresh look lang. Fresh look lang. Favorite ko kasi medyo itong gold na. So, yung i-apply ko sa'yo for your basic look lang. So, yan na rin ang gagamitin ko natin. Yes. Yung pang three like combinations natin. So, from light to mid, then itong gold natin. Tapos na tayo sa pag-eyeshadow, that's the three colors na blend natin. Next is yung pagka-curl ng lashes natin. So ako, ang tips and ginagawa ko talaga, usually dapat naka-look down yung mata para mas naki-curl natin ng maayos. Hindi ako naiipit. Hindi naman naiipit at so look down. Yeah, so look down, then ilahin mo siya, and then papump mo. Then at least dalawang pump. Yung formula talaga. Yes, yung formula. Kasi yung talaga, isa man may malinitis kasi talaga attorney na eyelash. So, ito talaga yung tips. So, dapat dukutin mo siya para mas ma-curl. Yes, ma-curl. Importante din yung mascara natin. Kasi, syempre, ito yung pagbibigay tayo ng mascara kasi pampabuhay ng eyes. Especially pag puyat. Ayun. And, pwede tayong maglagay ng lashes, it depends sa mood natin. May mga lashes kasi kaya na pang day lang. Sa everyday look, pwede. Everyday look, pwede naman. Pero huwag yung masyadong makapal. Huwag masyadong makapal. Kasi may mga lashes na sobrang nipis lang. May lashes naman talaga na pang gabi. Tsaka kung mag-work ka lang, tapos yung lashes mo sobra para makatanda ng party. Exactly. So, kahit mascara lang, okay na. Okay. Pwede na yun. So, yun. So, after so, pag nag-apply tayo ng mascara, ganun din. So, dapat, make sure na naka-look down tayo para mas maikmas na. Next attorney, para dagdag enhance sa eyes. Ang iba kasi makeup artist, gumagamit talaga sila ng pencil eye areas. So, di black. Para hindi tumapang yung look. So, hindi talaga akong magamit ng pencil. Usually, kung ano yung powder na medyo dark sa eyeshadow ko, yun yung ginagamit ko. Ayun. So, yun ang gagamitin. So, yung kanina, di ba yun yung dark yes, eyeshadow? Yes, yung brown na to. So, yun ang gagamitin ko for you. Para magmukha lang siyang fresh and natural. Mamascara din ako sa baba. Ah, good job. Yes. So yun, medyo nakakaiyak lang to, attorney. Yan. Pero tingis ganda. Sabi nga, di ba? So, saan ako titingin? Look up. Yes.
sa pangka sa taas, look down. Yes. Pangka yung sa mga eyelash, look up. Remove na, attorney, since tapos na tayo mag-eyes. So, remove na natin yung lagay natin loose powder. Ayan, so look up. Patapos ang baking. Okay, ngayon, next is contour. Contour. Okay. So, contour is life for me kasi mataba ang aking face. So, magugas bigas. Maganda ba? Hugis bigas. Hugis bigas. Dati kasi, parang kilay is life ngayon bago na. Contour is life ngayon. Sa akin para yan, contour is life because hindi na hugis bigas. Yes. So once nag-contour tayo, yung mga simpleng tips lang is dapat at least para mas ma-enhance natin yung paglalagay, ganito ka lang. Yan. So para mas ma-enhance natin kung saan natin ilalagay. So may ano rin pala, style ng paglalagay isa din yung pag-contour. Okay. Natin is, di ba naglagay tayo ng contour? Okay, so next is blush. Pag naglagay naman tayo ng blush, at least naka-smile, so ito naman yung areas na lalagyan natin. Then blend it dun sa nilagay natin contour. Para mag-blend siya. Hindi halatang naka-contour, para yung blush na nilagay is mag-blend dun sa ginawa. So ipapatong mo rin siya dun sa contour? Yes. So, gusto ko yung medyo pink-pink lang kasi nga since it's daily and fresh lang. Importante din sa akin na bago maglagay ng lipstick is dapat i-moisturize yung lips natin. Ah, parang di-dry. Yes, kasi sometimes nag-dry depende sa krema din. Sometimes sinakry pag hindi talaga nag-drink ng maraming water, yun ang nagiging cause yung parang nag-dry yung lips. So bago ka maglagay, make sure na i-moisturize mo siya. Since it's ano lang, daily makeup, daily look, so pili ka lang ng shades na pinaka neutral or yung pinaka-antawag natin doon. Pinaka-nude natin. So, example, dito sa palette ko. Ay, puro may, ano to, yes. Lipstick to. Puro lipstick. Dito sa palette ko, I'll choose ito, yung pinaka-nude na tinatawag natin. So, ito yung pwede sa bright. Yan ginagamit ko, favorite ko to sa bright. So, yun sa mga weddings. So, yun din ang gagamitin ko sa'yo na at least para fresh na tayo today. Okay. Diba? Kapag nagme-makeup, parang muna nila kilay. Saan tagal-tagal mag-kilay? Tagal-tagal na may kilay. So ako, ang dami nakakapansin. Bakit huli yung kilay? Kasi I make sure na maganda na yung pagka-makeup ko sa cheeks, sa eyes, and lips. Hinuli ko talaga kasi some things, pag naunahan mo na pangit ang kilay, pangit lahat ang gawa ko. Talaga ng meron. For me, parang for me. Kapal ng kilay, no? Oo, tapos parang ang client mabibigla na, ay, ba't ganun? Parang matapang agad ang face yes, because of the kilay. Yun ang pinapansin. Pero once kasi nagawa na yung eyes mo, i-adjust na lang yung kilay. Yes, adjust na lang yung kilay. Pag nakita makes ng sense. May sense. Pag nakita ng client na, ay, ito yung mata, ito yung kilay, nagbiblend siya. So yun. Kasi ligayahin kita dyan. So last ang kilay. Last ang kilay. And para mas madali sa akin yung trabaho na maganda na tapos na, then last ko yung kilay ko. Yun. So yun. So kilay so, tayo. Kilay tayo na. So I'm using din naman itong pangkilay na to sa mga bride ko ginagamit. Yan din yung binili natin. Binili natin sa MAC. So very natural. Hindi talaga siya matapang tingnan. Pang daily talaga siya. So this is my gateway brand and MAC. So next is nose line. And pag nag-nose line din tayo, attorney, very careful ako. Kasi ayoko nang parang sobrang nose line talaga siya. As in parang nakita na yung maitim talaga sa ilong. So I make sure na pag naglagay ako sa kamay ko muna ilalagay. Tapos ang nilalagay natin is yung pinaka-contour na pinaka-light. Ah, kailangan kasi lumabas na parang shadow lang siya. Shadow. Hindi siya parang hindi buhet. Ilong. Yes, buhet. Kaya make sure na sa kamay ko muna dinadap. Ah, so then, light lang siya. Then bago ko directly nilalagay siya sa nose. Tapos is there any tip pag naglalagay ng nose line?
Same din naman, connected dun siya sa kilay natin. Dapat connected, hindi yung pag nag-nose time ka dito lang siya sa areas. So, dapat connected siya dun sa may kilay natin, yes. Pababa. Then, blend it, pababa lang siya. Then, parang shadow lang talaga actually. So, hindi siya magmukhang parang total nose time. So, see the difference, pakinan natin ito. Yan. So, yung other side na wala. Isang matangas at sa ito. Very natural lang talaga siya. Importante yung pag-blend. So, Glenn, paano ka pwede makontakt ng mga viewers namin if they also want to be glenified like me? Okay, so just follow my Instagram account at glennisglee. And my Facebook account naman, it's Professional Makeup. Professional Makeup by Glenn Guarin. It's double N. At saka si Glenn Guarin nga po pala is, yun nga, katulad sinabi ko kanina, manager na rin ng DermaCare na isa sa mga sponsor ko. Kaya, more or less, medyo nahahala tayo na recently gumaganda yung skin ko. That's also courtesy of DermaCare. DermaCare has also a lot of branches na rin in Metro Manila, right? Yes, attorney. We have company-owned and franchise. But ang main branch talaga natin is in Batangas City. Batangas City. Yes, doon nag-originate ang DermaCare and marami ng branches in Manila. And doon ako connected ngayon sa branch sa Bicutan. Sa Bicutan. At doon din po ako nagpapaderma. Okay, and soon to open Watermark Sukat branch na. Okay, so watch that out. Punta po kayo doon if you also want to be glenified. So, I think that's it. So, I hope you learned a lot from this episode. So, yun sa mga working especially working moms and mga working mga nagtatrabaho na wala nang time pero kailangan you still have to look good. So panoorin niyo lang po itong makeup tutorial namin ni Glenn Guarin so that you can still look good even if you are working. Thank you very much.